Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang na naninirahan sa ating planeta na dahil sadyang bibihirang makita ay aakalain ng kahit na sino na hindi tunay at totoo? Kaya mula sa dolphin na may pink na kulay hanggang sa puting killer whale ay ito ang 10 pinakapambihirang hayop na sigurado kung hindi mo pa nakikita. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Pink Dolphins. Alam mo ba na mayroong isang uri ng dolphin na naninirahan sa ating planeta na kaisa kulay blue ang kanilang balat? Ay meron itong kulay na pink? Ang dolphin na ito ay ang Amazon River Dolphin o mas kilala sa tawag na Pink River Dolphin na sinasabing mas malaki at mas matalino raw kumpara sa ordinaryong mga dolphin na ating nakikita sa dagat. At ang kanilang pangalan ay dahil raw sa kanilang kakaibang pink na kulay. Kung saan ayon sa mga eksperto ay naging ganito raw ang kulay ng mga nilalang na ito. Dulot na ang kanilang laya ay madalas na nakakasalamuha ng mga mababangis na hayop sa Amazon River. Kagaya ng mga buhay at anaconda. Kung kaya't parating nasusugatan ang kanilang katawan. At dahil agad itong nadadagdagan bago tuluyang gumaling at tubuan ng panibagong balat, ay unti-unti itong naging dahilan para ang kulay nila ay maging kagaya na ng kulay ng kanilang laman. Madalas man na napapaaway sa mga agresibong hayop ang uri ng dolphin na ito, ay kilala naman sila bilang isang maamo at malambing na hayop, kung saan madalas raw silang nakikipaglaro sa mga taong pumapasok sa kanilang teritoryo na naging dahilan para maraming mga turista ang bumisita pa sa Amazon Rainforest para lang makita sila. Number 9, Fishing Cat. Ang fishing cat ay isang uri ng mabangis na pusa na naninirahan sa ating kalikasan na matatagpuan sa iba't ibang mga bansa sa katimugang bahagi ng Asya na hindi kagaya ng ibang klase ng mga pusa na takot sa tubig at hindi marunong lumangoy ay kilala ang mga fishing cat sa kanilang kahusayan sa panguhuli ng mga isda kung saan maliban sa bilis ng mga kamay nila na ginagamit para masungkit ang mga gusto nilang hulihin mula sa tubig ay biyasa rin daw ang mga nilalang na ito sa paglangoy na hindi raw magpapatalo sa kahit na anong klase ng isda sa dagat na nagpapakita lamang kung bakit naging fishing cat na lamang ang tawag sa kanila ng mga tao. Number 8, Whistling Dog. Mula sa isang mangingisdang pusa ay pag-usapan naman natin ang nilalang na ito na kung tawagin ng mga tao ay pumipito raw na aso. At ito ay ang Dole na kagaya ng mga fishing cat ay naninirahan din sa iba't ibang bahagi ng Asya, katulad ng ating bansang Pilipinas, na lapis na lamang ang pagkamangha sa kanila. Dulot na maliban sa kanilang kaliksihan na dahilan para maging isa sila sa pinakamabilis tumakbong nilalang sa ating mundo, ay may kakaibang paraan din ng mga dole para makipagkomunika sa kanilang grupo, kung saan naglalabas raw ang mga ito ng tunog na sobrang tinis na parang isang pito, na nakakatulong raw para marinig sila ng kanilang mga kasamahan na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kanilang malawak na teritoryo. Ang mga katangian raw ng klase ng aso na ito ay nakakatulong para makasurvive sila sa ating kalikasan na hindi may tatangging napupuno ng napakaraming mga mababangis na nilalang. Number 7, Band-tail Scorpion Fish. Ang Band-tail Scorpion Fish na naninirahan sa ating karagatan ay sadyang madalang raw makita ng kahit na sino, kahit pa ng ating mga eksperto. Pero kung sakali mang makita mo ang nilalang na ito, ay maaari raw na malagay ang iyong buhay sa peligro. Sa kadila ng ang klase ng isda na ito, ay kilala sa kanilang malakas na venom na naiipon sa kanilang likuran na siguradong hindi raw gugusto yung matapakan at madikitan ng sino man. Dulot na mabilis raw nitong mapapatay ang kahit na sino, lalo na't napaparalyze ang mga nilalang na nakamandag ng isda na ito. Kung kaya't kung sakaling hindi mamatay sa kamandag nila ang mga taong minalas na dumikit sa kanila, ay siguradong mamamatay naman ang mga ito dahil sa pagkalunod. Kung kaya't may inamrang na magdala ng mga kasama ang mga turistang lalangoy sa parte ng karagatan kung saan naninirahan ang isda na ito para masigurong may tutulong sa kanila kung sakaling magkaroon ng disgrasya. Number 6, Woolly Flying Squirrel. Alam mo ba na mayroong squirrel na kagaya ng mga ibon ay may pakpak na nagbibigay rito ng kapabilidad na lumipad?
Ang mga squirrel nito ay ang tinatawag na flying squirrel, kung saan ang isa sa pinakakaiba sa kanila ay ang woolly flying squirrel, sa kadila ng inakala ng mga eksperto na extinct o ubus na ang hayop nito, dulot na noong 1920s pa ito huling nakita, kung kaya't labis na lamang ang gulat nila noong matagpuan itong muli noong dekada 90 sa bansang India. Sa totoo raw, ay hindi lumilipad ang mga flying squirrel, kung saan ginagamit lamang nila ang tila pa sobrang balat sa pagitan ng kanilang kamay at hita para mag-glide at mabagal na bumagsak sa lupa, na ginagawa rin ng hayop para mabilis silang makalipat ng mga puno at makaiwas sa mababangis ng mga hayop. Number 5, Wolf Snake. Mula sa pangalan ng uri ng ahas na ito na kung tawagin ng mga tao ay Wolf Snake, ay siguradong agad mong iisipin na isa ito sa pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Pero ayon sa mga eksperto ay nakuha lamang daw nito ang kanilang pangalan dahil sa dambuhalang pangil sa kanilang bibig na akalain mong galing sa mga lobo. Kumpara din daw sa nakakatakot na pangalan nito ay hindi makakailanganing matakot sa mga Wolf Snake, dulot na sadyang mahina raw ang kanilang kamandag na hindi imposibleng maglagay sa peligro sa mga taong natuklaw nila. At dahil sa hindi rin nag-resibo ang mga ito na pilit pang lumalayo sa mga tao, ay talaga namang madalang magkaroon ng kaso kung saan may taong napahamak dahil sa nilalang na ito. Number 4, South Philippine Dwarf Kingfisher. Ang mga South Philippine Dwarf Kingfisher ay isang uri ng pambihirang ibon na matatagpuan lamang sa ating bansang Pilipinas, kung saan maliban sa pagiging limitado ng mga lugar na pwede silang matagpuan, ay bibihira lamang din daw makita ang mga ibon na ito, dulot ng maliit na sukat ng kanilang pangangatawan, na maniwala ka man o sa hindi, ay umaabot lamang daw sa 12 cm, na kalahati raw ng mga sisiw na binibenta sa merkado, kung kaya't sadyang bihira ka lamang daw makakakita nito, kung saan kahit pa ang mga residenteng naninirahan malapit sa kanilang teritoryo ay madalang lamang silang makakahalubilo. Kung makikita mo naman ang mga Dwarf Kingfisher, ay agad mong mapapansin ang kanilang katawan na nababalot ng makakapal na balahibo na hindi may tatangging magagandahan ang kahit na sinong tao. Number 3, Ball Python. Kung malalaman mo ang kayang gawin ng ahas na ito, ay sigurado akong maiintindihan mo kung bakit ball python na lamang ang tawag sa kanila ng mga tao. Dulot na ang uri ng sawaraw na ito ay mayroong kapabilidad na itupi paikot ang kanilang katawan para magmistulang isang bola na ginagawa raw nila tuwing nararamdaman nilang nasa panganib sila. Ang kaugalian raw ng ahas na ito ay dahil sila ang pinakamaliit na klase ng python sa Africa. Pero ang kanilang pagiging malayo sa gulo at madalang na pagiging agresibo ay siyang naging dahilan naman para madalas silang gawing alaga ng mga tao, kung saan ayon sa mga nakakapag-alaga nito ay perpekto raw ang mga ball python para sa mga sumusubok pa lamang na mag-alaga ng mga exotic na hayop kagaya ng mga ahas, lalo na't hindi sila mapili sa kanilang kinakain at hindi nagiging agresibo at umaatake ng mga tao. Number 2, Sumatran Rhino. Hindi na bago sa kaalaman ng kahit na sino ng mga rhinoceros ay talaga namang bibihira na lamang makita sa mundo. At kabilang na sa mga ito ay ang Sumatran Rhino, na kilala sa pagkakaroon nila ng mababalahibang pangangatawan na sinasabing nakakatulong raw para madali nilang makontrol ang temperatura ng kanilang pangangatawan at maprotekta ng kanilang sarili mula sa mga insekto na maaaring magpasa sa kanila ng mga sakit at maglagay pa sa kanila sa peligro. Ayon sa mga eksperto ay madalang na lamang raw na makikita sa kalikasan ng mga uri ng rhino na ito na umaabot na lamang sa 80 ang populasyon, dulot na halos wala na silang natitirang habitat sa ating kalikasan na nagpapakita lamang kung gaano na nasira ng mga tao ang mundo na hindi na angkop ang maging tirahan ng mga ibang mga hayop. Number 1, White Killer Whale. Kung pamilyar ka sa mga hayop na kung tawagin ay orca o killer whales, ay sigurado akong alam mo na kulay itim ang kanilang kulay. Pero alam mo ba na nagkaroon ng pagkakataon kung saan naging puti sila? Ganito ang natuklasan ng mga turista sa California noong buwan ng Abril taong kasalukuyan. Dulot na bigla na lamang raw nagpakita sa gitna ng karagatan
ang isang puting orka na talaga namang gumulo rin sa isipan ng mga eksperto. Dulot na hindi nila matukoy kung bakit naging ganito ang kulay nito. Maaari raw na dahil ito sa kondisyong tinatawag na leucism na may sala sa pagiging maputla ng balat ng hayop na ito. Pero dahil hindi na siya muling nakita pa ng mga tao, ay hindi nila matukoy kung totoo nga bang ito ang dahilan sa kanilang kaibahan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na may tatanggi pa ng kahit na sino sa atin na ang ating planeta ay pinamamahayan ng iba-ibang mga nilalang na may kani-kanilang angking katangian at kaibahan. At dahil sa hindi pa natin lubusang nagagalugad ang kabuuan ng ating planeta, ay hindi na tayo dapat magulat pa kung bukas o makalawa ay may matuklasang nilalang ang mga eksperto na talaga namang gugulat sa buong mundo. Kaya para sa'yo, alin sa mga nilalang na ito ang hindi mo inakalang naninirahan pala sa mundo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.